Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag na ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagat nilingap niya ang pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banalatipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot tayong makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kaniyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kaniyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa katapatan ng Diyos. Katapatan ng Diyos sa kanyang mga binibitawang pangako. At yan ay makikita natin sa naging awit ni Zacarias sa ating mabuting balita. Yung mga lines na ipinangako ng Diyos noon pa manguuna na tayo ay ililigtas sa ating mga kaaway. Ipinangako rin niya na kahabagan niya ang ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, kanina lang, what strikes me ay yung katotohanan ng sinasabi ito ni Zacarias nang si Jesus bilang tao ay wala pa naman. Hindi pa niya nakikita. In fact, matanda na siya. Hindi tayo sigurado kapag isinilang si Kristo ay nandun pa ba siya. At mas lalong hindi tayo sigurado na nang nagpa-public ministry ng Panginoon sa mundo ay si Zacarias nasaksihan pa ito. Pero narito siya, hindi pa man, kahit hindi nakikita, kine-claim na niya na ang Diyos ay tapat sa pangako nito, magkakal totoo. And I think ito ang isang mahalagang mensahe sa atin ngayon ng mabuting balita. Yung ganung pananampalataya, yung bang kahit wala pa, kahit hindi mo pa nakikita, in fact, kahit yung mga nakikita mo will suggest na ito hindi na mangyayari pa, ay maniwala ka pa rin ito'y mangyayari. For us to always live in anticipation sa biyayang ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Yes, pupwedeng may mga problema, pupwedeng may mga setbacks, hindi maiwasan yan habang tayo nabubuhay. Pero hindi sapat na dahilan kahit gaano pa man katindi ang problemang iyan upang ang pangako ng Diyos sa ating buhay ay hindi na natin pa panghawakan. Sa pagkatandaan po natin, tayo'y narito sa baba, ang Diyos ay nasa itaas. Tayo'y nasa normal, ang Diyos ay nasa supernatural. Ibig sabihin, may nakikita ang Diyos na hindi natin nakikita. Hindi nga ba't kapag naka-elevate ka, mas malawak ang iyong nakikita. Kapag nasa baba ka, may ba'y disadvantage doon? Kasi ang makikita mo ay yung mga balakid sa dalandasin mo. Pero ang Diyos, nakikita niya ang pangarap niya, ang pangako niya para sa iyo, nandoon, hindi nagbabago. Sabi ko nga minsan sa sermon ko, kung para sa iyo, so huwag kang bibitaw upang ito ay hindi na maranasan ng buhay mo at ng pamilya mo. Stay in faith.
Sa Bible, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abraham. Ginawa niya itong Abraham. Ang ibig sabihin nito ay father of many nations. Alam yan ng mga Hudyo. Pag sinabing Abraham, ang ibig sabihin niyan, father of many nations. Sapagkat yun ang pangako at pangarap ng Diyos para sa kaniya. Dadami ang lahi niya. Mga bansa, ha? Hindi pinag-uusapan dito, ilang bata lang. Mga bansa, sindami ng mga bituin sa kalangitan, sindami ng mga lupa sa dalampasigan. Ganiyan! Pero alam po ba ninyo na nang ipangako ng Diyos kay Abraham yan, matanda na siya, pati na rin ang kanyang asawa. And it still took 20 years bago magkatotoo yan, ha? Binago yung pangalan, pero hindi mo na binigyan ng marami angkan. 20 taon pa ang hinintay niya. So isipin ninyo, abay, kung ikaw siguro si Abraham, saan yung sinasabi natin sa Panginoon, ay hindi pa pala, saka mo nalang baguhin yung pangalan ko? Abay, may mga nagtatanong sa akin dito, may mga nakikipagkilala sa akin. Ito pangalan ko, ano pangalan mo? Abraham. Abraham, that means the father of many nations. Okay. Ay, kasi yung mga anak doon eh, ibig sabihin ng blessing mula sa Diyos. Mentes maraming anak, pinagpala ka. So syempre, itatanong, nagtatanong kay Abraham, eh, ilan yung anak mo? Wala pa. Wala pa? Eh, ba't ganyan ang pangalan mo? At ang sabi mo, wala pa. So asa ka pa? Tibay ng lolo. But he stayed in faith. Sa Biblia, ang sabi rin ng Diyos kay Noah, build an ark. Yung arko, yung barko, yung ship na malaki, ha? Yung barko, yung ship o yung arko na maglululan ng mga tao, maging ng mga animals, kapag bumahana ng bonggang-bongga sa mundong ito. Alam po ba ninyo na bago mangyari yung bonggang-bonggang baha na yan, 120 years muna? Oo, kasi ganun katindi at katagal ginawa ni Noah ang arko. At ang mas matindi pa, nang ginagawa niya yan, nang iutos ng Diyos sa kanya yan, hindi pa dati umuulan. Hindi umuulan dati sa mundo. So isipin po ninyo, habang ginagawa yan ni Noah, tatanungin siya ng mga tao, ba't gumagawa ka yan? Babaha, kasi uulan ng malakas dito. Eh ba, pinagtatawanan siya. Sira ulo, may katok ito. But he stayed in faith. Noong ako'y nagpare, marami ang nag-react, mga kaklasiko, sapagkat isa ako sa pinakapilyo. Mayroon akong kaklasing nagsabi sa akin, ako, sisentensyahan kita. Mga 3-4 na buwan ka lang, lalabas ka na ng seminaryo. At kahit sa mga kamag-anak ko, palagay ko, marami rin sa kanila hindi naniwalang makapagtatapos ako. Kasi halimbawa, sa parte ng mga kamag-anak ko, may isa, dalawa nang nag-attempt magpare, pero lumabas ng seminaryo. At wala akong alam na Rora na naging pare na. Tapos, hasabihin pa nila, ang Rora, matinik sa chicks. Halata po ba? Wag na kayong sumagot. Baka maka-offend lang kayo, ha? Kasi naman matinik sa baba, sa lalaki. Hindi ba? Hindi, joke. Anyway. So, tapos, naikwento ko pa sa inyo yung isang paring nagsabi sa akin, huwag ka nang magpare, kawawa ang sibahan sa'yo. So talagang, may mga pagkakataong ganun, ay gusto mo nang mag-give up. But again, I stayed in faith. Kasi naisip ko, tama, pwedeng hindi ko kaya, pero kaya niya. Yung naman ang pananampalataya eh. Yung maniwala ka na pwedeng hindi mo kaya, pero para sa'yo kakayanin niya. Mayroon kang hindi nakikita na nakikita niya. Maaaring hindi mo nararamdaman, pero ramdam niya. At yun ang mas mahalaga. Maniwala ka sa sinasabi ng Biblia na kung ano man ang itinanim ng Diyos na pangako at pangarap sa puso mo at sa isip mo, gagawa at gagawa siya ng paraan upang matupad ito. Pupwede na hindi mo mismo maranasan yan sa buhay mo. Pero sang-ayon na rin sa mga sinasabi sa Biblia,
ito ay mararanasan ng mga anak mo, ng mga kaapu-apuhan mo. Kaya tandaan mo, yung pangako at pangarap ng Diyos na itinanim niya sa isip at sa puso mo, it does not only involve you, it involves your family. Kaya ilaban mo ito. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa buhay. Itaguyod mo. Maniwala kang tapat ang Diyos. Kapag ipinangako niya, tinutupad niya. In fact, pwede po natin sabihin, sa oras pa lang na ipinangako niya, ito ay tinupad na niya. Ito ang isa sa mga diwa ng Kapaskuhan. Alam po ba ninyo kung bakit meron tayong Kapaskuhan ngayon? Kasi ilang libong taon ang nakararaan, nagkasala ang unang tao. At pagkatapos na pagkatapos magkasala ng unang tao, anong sinabi ng Diyos kay Eva? Sa iyong lahi magmumula ang tatapak sa ulo ng ahas na ito, ang dudurog sa kasalanan, ang tatalo sa kasalanan. Noon pa mang sinabi ng Diyos yan, ipinangako ng Diyos yan, sinumpa ng Diyos yan, totoo na yan. Kaya naman kahit ano pa ang nangyari sa kasaysayan, natuloy ang ating kaligtasan. When Christ promises it, He settles it, He declares it, He finishes it. Kakaiba ito kapag nangangako tayong mga tao. Kasi di po ba kapag nangangako tayo, o ito, halimbawa, bukas, araw ng Pasko, bibigyan ko kayo, tigit-tigit 1,000. Kunyari lang ha, hindi totoo yun. Huwag kayo humasa. Pero yung pangako yun, abay, nasa condition pa yun. Kasi paano kapag nangailangan din ako ng pera? Paano kapag nagkaaberya? E di wala na yung pangako yun. Hindi ganun mangako ang Panginoon. Pag nangako ang Panginoon, pag sinabi niya, i-claim mo na, ilista mo na, sigurado na. Kasi kahit ano ang mangyari, yun ay ibibigay at ibibigay niya. Kaya sana mga kapatid, yun ang panghawakan natin, ha? Yung pananampalataya ni Zacarias. Na kahit hindi mo nakikita, maniwala ka na yung pangarap at pangako na ibinigay ng Diyos sa puso mo, ano ba itong mga pangarap at pangakong ito? Marami yan, basta yung mabuti, basta yung maganda, at yung hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iba, lalong-lalo na para sa iyong pamilya. Yung maging maayos pa ito, yung maging maunlad sa negosyo, yung gumaling ka sa sakit mo, yung magkasundo pang mga mahal mo, yung mga pangarap na alam nating hindi galing sa atin. Kasi ang tao, likas na makasarili. Pero kung ikaw ay laging nag-iisip ng kung ano ang maiambag mo sa buhay ng iba, lalo tigit para sa iyong pamilya, kapatid, hindi sa iyo galing ang pangako yan. Galing sa Diyos yan. Kaya naman, anuman ngayon ang iyong kalalagayan, sinasabi ko po ito kasi tapos na yung simbang gabi, siyam na. Maraming nagdasal dito simula pa ng una, Lord, ito ang intention ko. And I'm praying with you na sana magkatotoo. Pero paano kung hindi pa? Kapatid, hindi pa tapos kasi hindi pa ayos. Hindi pa ayos kasi hindi pa tapos ang Diyos. Maghintay ka. Basta huwag kang mag-give up. Yan ay tatapusin niya. Yang kalalagayan ng buhay mo ngayon na meron pang problema na hindi pa settled talaga, sigurado ko, hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi niya wawakasan ang buhay mo nang ganyan ang sitwasyon mo. Eh tayo nga, kapag tayo nanonood ng mga pelikula, gusto natin happy ending, di ba? Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya ang magtapos at mag-end ng buhay mo? Nang alam niyang wala sa ayos ito. Nang alam niya na hindi mo pa o hindi pa makukuha ang katuparan ng mga pangako niyang inilagay niya sa puso mo na talaga namang pinagsikapan mo. Mga kapatid, yung mga magulang na narito, hindi nga ba't kahit ready ka nang mawala sa mundong ito, ay aamot ka pa ng panahon mula sa Panginoon. Lord, bigyan mo pa ako ng time. Pero hindi na para sa iyo, kundi para maiayos pa ang mga mahal mo. Kapatid, ang Diyos ay isa ring magulang. Ang Diyos ay ating magulang. Anak ka rin ng Diyos na yan. So nag-iisip din siya na iayos ang buhay mo according sa mga pangarap na ibinigay at ipinlan ng Diyos sa puso at isip mo. Sigurado ko, gagawin niya ang lahat upang ito muna ay maranasan mo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito.
upang anuman ang maging mga problema sa pag-abot ng ating mga pangarap, hindi tayo mamanglaw, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kapit lang.